Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, I've been your avid listener since COVID started. Yes, ginawa kong pampalipas oras ang show mo at pamatay takot ang mga playlist ng station na to. Sino ba namang hindi maboboring kung nasa loob ka lang ng bahay? But never thought na isa ako sa mga lalapit sa'yo. Kasi during that time, even if COVID is on top, things between me and my family is so good. Not until last year. Mama Colleen, just please call me Jam, 29, from Negros, but currently staying dito po sa Taguig. Itong kwento ko is not the typical couple or third-party issues, but about how my parents and sister have hated me even until now. A short throwback lang po, Mama Colleen, ano? Tungkol po para sa akin, para malaman niyo po muna yung side ko. I graduated high school year 2013. That was 10 years ago. After noon, I was eager to study college kasi pangarap ko talaga pong maging teacher. Kaya nga lamang po, financial status ang kulang. So ang ginawa ko, Mama Colleen, nagtrabaho na lang ako. Been working from different bosses and lahat sila nag-offer po sa akin na pag-aralin ako. I said no. Kasi nasa isip ko, pamilya na lang muna bago sila. At plano ko din kasi no na ipaayos ang bahay namin. Fast forward year 2019. Napunta ako sa Taguig at nakakuha ako ng trabaho na kung saan mabait yung amo ko. Sobrang bait na nag-offer po siya na pag-aralin ako sa Taguig University. Pero no pa din po yung answer ko. Kasi this time, dalawa na po yung babudgetin ko kasi nag-aaral na po yung kapatid ko na babae sa grade 12. Yes, ako po yung nagsuporta sa kanya, pero nagbibigay din sila mama at papa. Yun nga, hindi ko inaakin lahat. Year 2021, Mama Colleen, nauwi ako sa Negros at nag-decide na doon na lang muna pansamantala magtrabaho. Mama Colleen, ang ganda ng buhay na malapit lang sa pamilya. At nga pala, napaayos ko na pala yung bahay namin ng mga time na yon. At nasa college na din po yung kapatid ko. November last year, birthday ng bunso namin. Wala, hindi ko in-expect na huling masayang pagsasama na pala namin yon, Mama Colleen. December last year, nag-chat sa akin yung kapatid ko na nasa kolehiyo na gusto ng magulang namin na ipagkasundo na sila ng boyfriend niya. Kasi lagi silang magkasama, Mama Colleen. Pero ang sabi ko, paano na yung pag-aaral mo? Ano gusto mo? Ilayas kita? Kung ayaw mo pa talaga, tutulungan naman kita. Ang sagot niya, haharapin ko na lang po ito. Hayaan mo na lang ako. Ipagpapatuloy ko pa naman ang pag-aaral ko eh. So ako naman, nakampante ako, Mama Colleen, sa huling sinabi niya. Kasi at least, di ba, gusto pa rin niya na tapusin po yung pag-aaral niya. January this year, Mama Colleen, laking gulat ko na lang
na nag-chat sa akin yung bunso namin na tumigil na siya sa pag-aaral at sumama na sa bahay ng lalaki. Nadismaya ako, nasaktan, kasi pangarap namin yun eh. 2 taon na lang gagraduate na siya. Umuwi ako ng bahay para sana kausapin ko sila, pero Mama Colleen, bigla akong nawala ng karapatan sa bahay namin. Ang malala pa doon, ako yung sinisisi ng magulang ko, bakit nabuntis yung kapatid ko? Samantalang wala naman akong ginawa sa kanila. Mama Colleen, may mas masakit pa doon. Yung kinakasama ng kapatid ko, sobrang tamad. Siyempre, malalaman ko yun kasi nagstay ako sa bahay ng 1 buwan eh. So sinabihan ko sila mama, pero ako pa din yung nagmukhang masama. Sabi nila, wala naman daw akong karapatang masaktan at manghinayang. Mama Colleen, ever since, ayaw ng parents ko na magkolehiyo sa amin. Gusto niya pantay kami lahat. Pero may pangarap ako eh, para na rin sana sa mga kapatid ko. Ngayon yung bunso naming magkokolehiyo na rin, pero walang suporta na nakuha mula sa kanila. Kaya ako na lang po yung pinaghuhugutan nila ng inspirasyon. Mama Colleen, masama po ba akong anak at kapatid? Kasi yung kapatid ko, galit din sa akin hanggang ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako po si Jam, and this is my story dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Una sa lahat, I feel bad kung ano yung nararanasan mo ngayon o nararamdaman mo ngayon, Jam. Kasi nararamdaman ko that meron kang mabuting puso. Nagsakripisyo ka para sa pamilya mo. Kahit hindi natin sabihin na full-fledged breadwinner ka, pero ganun ka pa rin matatawag eh. Kahit sabihin natin na kahati mo yung magulang mo, pero parang ganun na rin yun. You sacrifice yung pag-aaral mo sa kolehiyo, nagbigay daan ka para yung mga kapatid mo naman yung mag-aral. Gusto mong tuparin yung pangarap mo magkolehiyo sa pamamagitan ng mga kapatid mo. Alam mo yun, nag-giveaway ka. Pero minsan, yung pagiging mabuti pala natin, minsan hindi na-appreciate. Oh, no. Yung pag-giveaway natin, minsan, parang kulang pa para sa iba. At yun yung nakakalungkot na parte ng storya mo. Naiintindihan ko yung nasa sad ka ngayon, nalulungkot ka kasi parang, Mama Colleen, ginawa ko lang naman yung dapat kong gawin bilang anak. Kahit wag na natin sabihin na, kahit wag na tayo magbuhat ng bangko na mabuting anak, di ba? Ginawa mo na lang yung lahat para makatulong sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kapatid mo. Ngayon, there's a big question mark na bakit at the end of the day, parang wala kang inambag sa pamilyang ito, naaalisan ka ng karapatan after all ng mga efforts na ginawa mo. Pero kung tutuusin mga ka-winner, no? Ito po yung lagi kong sinasabi na minsan kinukontra ng iba. Huwag ka tumawa, seryoso ako. May kumukontra sa ganitong sasabihin ko. Hindi po. Ito po ay narinig ko sa nanay ko mismo. Okay? Ito po ay diretsyong narinig ko sa nanay ko. Na kailanman, hindi obligasyon ng anak ang magulang. Ganun din po yung mga kapatid nito. Kung meron nang may obligasyon dito, ang magulang ang dapat na bumuhay sa mga bata. Ang mga magulang ang may obligasyon, may responsibilidad na bumuhay sa mga bata. Ang mga bata po, ang mga anak po, hindi yan obligasyon na parang, oh, magtapos ka ng college ha, o kaya magtapos ka ng pag-aaral, tapos kayo na bubuhay sa amin pagdating ng panahon. Hindi po yun ganun. Thank you! Kung halimbawang magkusa yung anak mo. Thank you! Kung halimbawang, ma,
pagkatapos kong mag-aral, magtatrabaho ako, ako na magbabayad ng kuryente, ako na yung magbabayad ng bill ng tubig para may ambag ako sa pamilyang to. Thank you kung magkusa si anak. Maraming salamat, napakabuti mo. Pero yung obligahin mo yung anak mo na mag-abot sa bahay, na para bang isasampal mo pa sa kanya na wala kang utang na loob. Pinag-aral kita. Iginapan ko yung pag-aaral mo. Wala kang utang na loob. Kung alam mo lang kung paano kami nagpuyat ng tatay mo, hindi po dapat ganun isumbat sa mga bata yun. Na parang kapag wala silang naiambag na pera at naipasok na pambayad ng bill ng kuryente, isusumbat nyo sa kanila yung mga ginawa ninyo para sa kanila. Kasi una sa lahat, obligasyon nyo po yun bilang magulang. At wag po natin ibibigay yung bigat sa mga anak natin kung halimbawa po na hindi sila capable to give something, some money sa pamilya. Huwag po nating isusumbat na hindi mo ba alam noong mga panahon na mga bata pa kayo? Kasi una sa lahat, choice niyo po na mag-anak. So parte po yun ang obligasyon ninyo. Again, thank you kung mag-offer yung anak ninyo. Pero kung wala po silang maibigay, huwag naman po to the point na parang palalayasin niyo sila kasi feeling niyo wala silang kwenta sa pamamahay na yan. At wag din sana sasama ang loob ninyo kung halimbawa po na wala silang maibigay na sapat na pera. Dahil again, obligasyon po ninyo yan bilang magulang. Again, thank you again kung tutulong sila pagdating ng panahon. Pero yung obligahin nyo po sila na parang hindi nyo na sila kikilalaning anak pag wala silang naiabot, maling-mali naman po iyon. Wag nating gawing investment yung ating mga anak. Sa iba, sasabihin, yung mga ganyang klaseng mga salitaan, mga walang kwentang anak yung mga ganyan. Hindi po. Marami na po ang nagsabi ng ganito. Malamang magiging negative ang dating sa inyo. Pero hindi po. Bilang magulang tayo po ang may responsibilidad sa ating mga anak. Yung mga anak natin, bonus na lang kung marunong silang tumanaw na utang na loob o bonus na lang kung swertihin sila sa buhay at makatulong sila sa inyo pagdating ng araw. Pero wag na po sanang sasama yung loob ninyo kung halimbawa pong wala silang maitulong, lalo na kung walang-wala rin sila sa ngayon. Ngayon, nakakalungkot lang, Jam, kasi you sacrifice your dream na makapag-aral ng college. Pero sa kabila ng pagsasakripisyo mo, parang walang kinahinatnan. Nakakalungkot na sabi mo nga masama ang loob ng nanay mo, tinanggalan ka ng karapatan. Siguro, sige, let's give benefit of the doubt sa nanay. Baka kasi may mali ka ring approach. Pwedeng yung approach mo na offend yung nanay mo o yung tatay mo, kaya parang ang naging dating sa kanila, naging mayabang ka. And then say sorry kung merong maling approach na nagawa. Say sorry kung medyo mayabang ang naging dating para sa mga magulang mo. Kasi pwedeng ganun eh, pwedeng sinabi mo na bakit? May ambag din naman ako ah. Pwedeng ganun, di ba? Na parang nagiging mayabang tayo na bakit? Karapatan ko rin mag-desisyon sa pamilyang to kasi may ambag tayo. Baka pwedeng na-offend yung magulang mo. So usap kayo. Pwede kang humingi ng sorry. But syempre bilang magulang, maging open din sila na ikaw rin naman talaga eh may ambag sa pamilyang ito. Ka-winner, tinanong ko itong si Jam. Bakit pati yung kapatid niya galit sa kanya? Ano ba yung nagawa niya para magalit din pati yung kapatid niya sa kanya? Sabi ni Jam dito, Mama Colleen, pinagsasabihan ko kasi sila related po sa bahay. Nakikisama kasi sila pero kahit ambag na trabaho o magbili man lang kahit kape, hindi magawa kahit magsain man lang sa kusina. Inaawa po ako sa magulang ko. About naman daw sa mama niya, I've tried calling them pero hindi nila sinasagot. Nagtatawag daw siya sa video call sa bunso namin pero hindi sila tumitingin man lang. Anyway, hindi ko pa masyadong naungkat kung ano talaga yung punot dulo ng samaan ninyo ng loob ng pamilya mo. Pero ako siguro what you need to do now is to continue pray na sana maging okay kayo. Ako naniniwala ako with the perfect time or the right time. Sa ngayon, hindi kayo magkakasundo. Sa ngayon, marami pang masasakit na salita na maririnig dahil galit pa yung inyong mga puso. Pero let time heal all wounds. Naniniwala po si Mama Colleen na may tamang panahon para dyan. Naniniwala si Mama Colleen na may mga bagay na hindi pa pwedeng ipilit ngayon kung talagang hindi pa pwede. So ako na lang, just continue with what you're doing right now. Continue to be the good person kung yun yung talagang ginagawa mo sa pamilya.
At ipagpatuloy mo yung pangarap mo. Ipagpatuloy mo yung pangarap mo. Yun na lang yung gawin mo. Kung naisaalang-alang mo yun noon, dahil nga inuna mo yung mga magulang mo, inuna mo yung mga kapatid mo, siguro ito yung pagkakataon para i-take advantage mo na ituloy naman yung pangarap mo para sa sarili mo. May sinabi ka pa dito, no, it also breaks my heart na parang yung parents ko kasi gusto nila na pantay-pantay kami. Ayaw ng parents nyo na magkolehiyo kayo kasi baka hindi rin sila nakapagkolehiyo. So parang feeling nila pag nagkolehiyo pa, mayabang ang dating, di ba? Parang ganun ba yun? Hindi naman ganun dapat yun. Kung may pangarap ka, hindi para pigilan ka. So ituloy mo. Siguro, again, ulitin ko lang. May rason kung bakit siguro nangyayari ngayon yan. May rason kung bakit may tampuhan kayo ngayon. At itong rason na ito, gamitin mo muna para tuparin yung pangarap mo nang sa gayon, masatisfy ka rin sa sarili mong hirap. It's time for you to reward yourself. Kung sabihin man ang magulang mo na, bakit ka pa nag-college? Nagtatrabaho ka na rin naman. Bakit ka pa nag-college? Sayang pera lang yan. Dead ma. Kung ano ang gusto ng puso mo, kung ano ang gusto ng isip mo, sundin mo. Sabihin man ng magulang mo na hindi na dapat mag-college, huwag mo silang pakinggan. You know what's best for you. Kung yan ang gusto mong mangyari, gawin mo. Kung wala naman silang magiging ambag sa magiging desisyon mo, go, ituloy mo. Patunayan mo na malayo pa ang mararating mo. Patunayan mo na itong pangarap mo ay matutupad mo sa sariling sikap mo. Ano man yung nangyari sa kapatid mo, nabuntis siya, sumama siya sa maling lalaki, tama na yung mag-advise ka o tama na yung sumama yung loob mo, enough na yun. Actually, yung sasama pa yung loob mo dahil hindi natuloy yung college or sasama yung loob mo dahil batugan yung partner nila, hindi mo na dapat problema yun. It is their choice. Buhay nila yan. It's okay na maging concerned, pero kung sila mismo ayaw nila na maging concerned ka, preno ka na. Tumigil ka na. Tama na. Ako lang, it is time para tutukan mo na lang muna yung buhay mo ngayon. It is okay na maging concerned ate. Pero kung ayaw nilang payagan yung pagiging concerned mo at minamasama pa nila yung pagiging mabuting ate mo, time to pause. Eventually, marirealize nila yung mga nagawa mo noon. Eventually, marirealize nila na tama pala si ate. Eventually, marirealize nila kung ano yung nawala sa isang masayang family picture sana. I know marami pang mangyayari. Pag pinagpatuloy mo yung pag-aaral mo, may maririnig ka pa na mga salitang ang yabang na ni ate. Kapag ka medyo naging busy ka sa buhay mo, marami ka pang maririnig. But for me, it's time for you to focus sa sarili mo naman. For me, kailangan mo namang tuparin yung pangarap mo sa sarili mo naman. Kasi you've done enough. Marami ka ng ambag sa pamilyang yan at marami ka ng napalagpas. It's time to reward yourself this time. I know mahirap para sa isang tao na napakabuti ng puso. I know mahirap para sa isang tao na ang intensyon ay makatulong sa magulang. Mahirap talaga yan. Struggle is real. Pero sometimes, kailangan mong i-reward naman ang sarili mo, regaluhan naman ang sarili mo. It's time to love yourself. Kasi paano mo maibibigay yung 100% mo kung ikaw mismo sa sarili mo, kulang-kulang. So Jam, I will pray for you. I will pray for strength. I will pray na sana this time, maabot mo naman ang inaasam mo na makatapos ng kolehiyo. Hindi pa huli ang lahat. Ituloy mo lang ang pangarap mo. Kawinner yan po ang kwento ni Jam. Dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.